What's up guys, we're here. So for this DIY video, papalitan natin yung puddle lamp, plate light, tier light, at map light ng Toyota Hilux Conquest. So magiging gantong alakas na yung ilaw ng puddle lamp, plate light, tier light, at map light. Alright, so let's begin! So ito naman po yung mga kailangan natin, Phillips screwdriver, plastic prying tools, at syempre yung mga bumbilya. So T10 po para sa puddle lamp, plate light, at map light. Tapos 31mm Feston po para sa ceiling light. And of course, yung mga link na itong mga to ay nasa description box sa baba. Alright, so umpisahan natin dito sa interior lights natin, yung map light natin, tsaka yung ating tawag dito, dome light, ceiling light, basta interior light. So T10, lalagay ko na lang link sa description nito. So Titan LED lights. Ito rin yung mga kinabit ko sa Innova para dito sa map light. Yan, T10. Tapos Feston na 31 ata to. Ito nasa gitna yung may kulay red tsaka yellow para dun sa ceiling light. Ayun, so kung makikita nyo dito, parang may mga gatlayan eh na pwede mong i-pry off. Ito dito sa gilid oh. Ayan, nakita nyo. Ayan. So syempre patayin muna natin. Off natin. Kunin natin yung prying tool natin. Ano bang may gamitin dito. Tapos try nyo i-pry. So suksok nyo lang dito. Ayan, nakita nyo to. Yung dalawa na yan. Suksok nyo lang doon. So guys, dapat plastic prying tool ah. Wag flathead screwdriver na bakal. Masisira yung mga plastic trims nyo. Ayan, huwag kayong matakot. Tatanggal naman talaga yan. Ayan, ganyan lang siya. Mas makikita nyo, yan na yung bulb. Hugutin nyo lang yan ngayon. So, syempre, pag binubuksan nyo, mainit yan. Ayan, ganun lang. Yeah, so, kunin yung bago nyo, tapos saksak nyo lang dito. So, testing nyo agad. So, kung di umiilaw, may polarity kasi yun. Minsan, baliktarin nyo lang. Hugutin nyo, tapos saksak nyo sa pagkabila. Tapos, ganun lang. Balik nyo to. So, make sure i-align nyo lang. So, align nyo lang yun dito yung hinge nya. Kung saan siya umiikot. Tapos, make sure ipasok nyo muna to. Tapos, yan, salpak. Yun. Oh, ito yung luma. Ito yung bago ngayon. So, yun, matter of preference lang naman yung kung gusto nyo ng warm light or white bright. So, ganun lang din gagawin nyo sa kabila. So, pa-prying tool nyo lang dito. Yan yung dalawa na yan. Pag ganun. Yan na yan. So, doon naman tayo sa isa. Alright, so ito naman tayo dito sa gitna. So, meron niyang dito. So, parang katulad lang din sa harap. Dito niya ipapry. Ayan. Yun, tapos sa kabila lang din. Ayan. Yan. Kasi talaga. Ayan, ganun lang. Tapos kunin natin yung 31mm na Feston natin. Salpak lang din natin dun. Ayan guys, ganun lang. Pasalpak lang din natin to. So unahin nyo tong side na to. May umbok. Tutok nyo dun. Ganun lang. Alright. So doon naman tayo sa labas. Yung plate light tsaka yung paddle light ng side nito. So plate light naman, madali lang to. So dito sa ilalim nung tailgate nyo, may nakita nyo itong ilaw. So meron siyang pindutan dito sa kabilang side. So pisilin nyo lang yun. Ayan, yun. Lalabas na siya. Tapos twist nyo. Pwede nyo naman ilalim ng onti yan. May allowance naman yan. Ayan, tapos babaan nyo lang. Ugutin nyo lang din. Any T10 bulbs. Tapos pack nyo lang yung bago. Ayan, kung hindi umilaw, baliktarin nyo lang. Test nyo muna bago nyo isaksak ulit. So itetest it na. Hindi ko nilagay sa automatic. Nilagay ko sa saan. Ayan natin. Kung umilaw, baliktarin lang natin. Ayan, diba? Polarity. Tapos tutok nyo lang dito sa butas. Yan. May mga iba't ibang sizes naman yan, so hindi nyo mapagpapabaliktad-baliktad yan. Kapain nyo na lang. Ang ito ata. Yun, yan. So dapat may ready mag-lock yun. Tapos, salpak nyo muna tong side na to. Dun sa kanyang pinaglalagyan. Ayan, tapos salpak nyo lang yan. Yun. Ang galing mo dun, pre. Yan. Okay na. Doon na tayo sa paddle lights.
Alright, so para sa paddle lamp o yung ilaw sa ilalim ng side view mirror, una muna natin gagawin ay itulakay natin yung mirror, yung taas sa bagay ng mirror paloob, ano? And then, isingit natin yung plastic prying tool sa ilalim and ipry natin yung salamin palabas, ano? So sa umpisa, sobrang mahirap talaga, medyo matigas siya, but just keep prying until gumanon siya, ano? And then after nun, i-completely pry off nyo na yung taas na bahagi kasi apat na clips yan eh, no, na nakakabit. So, makikita nyo pagtanggal nung mirror, makikita nyo yung apat na clips na yan. Ayan. So, meron dalawa sa taas at dalawa sa baba. Ano. At pagkatapos nun, ipipress natin or kiklik natin tong clip na to or tab na to sa loob ng side mirror. And then, ipapry off natin yung upper cover. Ano. Pero yung ginawa namin sa campsite, tinanggalan namin kaagad yung upper cover. Yun, tanggalin na yung cover. Tapos tanggalin naman natin tong isa. Ay, may screw pa pala. So, Phillips. Dalawa yan. Isa dito, tsaka isa dito. Yun, tapos isa dito, pangalawa. Bago natin tanggalin tong trim na to. And then, saka natin i-pry off to. Isang buo yan. So, hanggang dito yun sa baba. So, ganun lang din. So, daan-daan lang kayo dito kasi ito manifest. Baka mabali nyo dito. So, paikot rin. Dito? Yeah. What's up in action? DIY in camp. Yung tinatawag dyan. Para ano, car camping with a twist. Yan. No. Yung tinatawag dyan. Ang ginagawa ni WhatsApp dyan, yung itong side mirror, ginagawa niyang busina. Ibang klase yun. Yun. So, okay lang yan. Tapos, ito, tanggalin nyo lang out of the way para ano, di naman natin kailangan disconnect to. Sabit nyo lang dyan. Basta ano. Kasi ito yung ilaw. Ito minsan medyo matigas yan. So ang gagawin natin, lagyan natin basaan, tapos pliers, sweepings natin para paikutin natin. Yun, naramdaman ko na, nahulog na siya. Tapos yung bulb, ugutin lang natin. Ito yung bulb, hoopya. Ugutin lang natin yan. So kung meron kang manipis na daliri, mas madali yung trabaho. Yung putik, nahugot na din natin. Kasi ito papalit natin, no, site as recommended by Bro JL, ano, yan. Lalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyo bumili. Social, diba? May foam pa yung bulb. Yan. Ganun, salpak lang natin. Tapos bago natin kabit lahat ulit, i-testing muna natin. So, nakalock ngayon yung sasakyan. Ay, ating buksan. So, nakalock. Buksan natin. Ayan, umiilaw siya. Kung hindi umiilaw, baliktarin nyo lang ulit din. So, ayan, goods na tayo. Balik na lang natin yung lens tsaka o-ring. Salpak there. Tapos match nyo lang to. Balik na lata. Yun, tapos ikot nyo. Tapos babalik na natin. Ganyan lang yung placement niya. Ganyan yung itsura. Salpak nyo siya dito sa slot niya. So, hindi yan yung kiklip. So, ganyan talaga siya. Yan. Ganyan yung placement. Nakatagalid ba? Yan, ganyan. Tapos, balik muna natin to. Yung side turn signal niya. Saka natin patong yung tiyanggal natin kanina. So, align lang yan. So, ito guys, take note nyo to. May parang siyang ano, patusok. So, papasok nyo yan dito sa mga butas. Sa dito, saka isa dito. Yun. So, make sure align nyo muna natin yun. Okay. Balik na yung screw. And then, salpak natin yung ating trim. So, paganyan siya. So, make sure pasok nyo lang itong mga to. Basic alignment. Ito na.
Alright, yung goods. Tennis naman natin eh, no? Tennis ba natin? Tennis natin, diba? Pag natin kabit, okay, good. And syempre, ibabalik nyo yung mirror kung tinanggal nyo yung sa inyo. So, i-click nyo lang naman tong mga tabs na to dun sa kanyang paglalagyan. Ano. So, may pattern yan. Unahin nyo muna yung upper left at saka lower right. So, kung nakita nyo dito, inuna ko yung lower right. Sinukso ko muna yung clip niya. And then, naglagay ako ng pressure diagonally. Ano. So, upper left and lower right. So, dapat yung click yung malutong na click. Hindi yung ganong click, yung mas malutong dun. So, pag narinig nyo na nag-click yung dalawa, yung opposite side naman, pa-diagonal na rin. So, upper right and lower left. So, make sure, yun, ganong click dapat yung maririnig nyo. Ano. And of course, huwag nyo na lang kalimutan punasan yung mirrors nyo and i-adjust siya ng tama. Ano. Alright, so ganun lang palitan yung mga ilaw na yun. Ano. So, especially yung paddle lamp, mas malakas na malakas siya compared with the stock na halogen bulbs. Ano. And special thanks kila JL, kay Kai, and special mention kay Kel Esteban. So guys, ano nakatulong tong video na to? Don't forget to like and share this. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na for more DIY videos and other car-related content. So guys, thanks for watching and see you on the next vid.